dahil sa panglalait at pag-uusig nila sa akin, namatayan po ako ng isang anak. Wala yung mga magulang namin para protektahan kami. Ako po si Reverend Lagrusio sa inyo, 64 years old. Nakatira po kami sa ngayon sa Katipunan, Sambuanga, del Norte. Ako si Mary Grace Luceño Tolentino. Magulang namin ay mga pastor. At lumaki ako sa isang kristyanong pamilya. Ako ay 20 taon na nagpastor doon sa church na aking pinanggalingan sa Paite, Laguna. Sa ngayon po ay dito ako nagmi-ministry sa Sambuanga del Norte. Pero bago po ako naging pastor, ay naging outreach leader po ako. 5 taon yun. At doon ay marami akong naranasan. Dahil nakadistain po ako noon sa bundok. Lalakad ako. Yun ay inaabot ng 7 kilometro pag walang masakyan. Noong panahon na 1985. Noong mga panahon na yun, sa murang edad, hindi ko patanaw kung ano yung kinatahak na landasin ng mama namin. Pero iniiwanan kami magkakapatid doon sa lolo't lola namin. Tapos ang papa namin nasa abroad. Kaya merong portion sa buhay namin, 4 magkakapatid, na merong ilang araw na hindi namin kapiling yung mama namin. Kasi kailangan niyang mag-aral. At dahil nagsisimula pa lang si mamang magpastor ng mga panahon na yun, ang daming mga seminars, activities, para mapagtibay niya yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. At naranasan ko sumakay, pag-uwi na, sumakay sa babaw ng troso. Nakadipa ako doon. Minsan naman, sa truck na ang laman ay puro nyog na walang balat. At pagulong-gulong ako doon. Meron pa po doon sapa na sinusundo ako ng 6 na lalaki. Kapit-kapit kami sila para maitawid nila ako doon sa sapa. Yung mga tao na binabiblestudyahan ko sa bundok, ang kanilang mga nararamdaman pag ako'y nandating para nagpipiesta. Nagsisigawan sila ng, ayan na, praise the Lord, hallelujah. At ako po ay nasisihan doon sa ganun nakikita kahit napakahirap. Grade 4, grade 5, ako naging nag-aalaga doon sa bunso namin. May mga punto sa buhay ko na hindi kami makapaglaro, hindi kami makapag-enjoy kasi gagawin namin yung mga gawain namin sa bahay. At kailangan ko mag-alaga dun sa kapatid ko. Sa kwento ng mga kuya ko, itatago niya kami sa loob ng bahay namin. Lagi siya pinagtitripan. Pag nalalasing at mainit ang ulo, siya yung sinasaktan, nasusuntok siya ganun. Sa mga ganung panahon, wala yung mga magulang namin para protektahan kami. Pero sinasabi niya sa amin na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para din sa amin. Nung ako'y naedistino na 1990 doon sa Paite, habang ako'y nagpastor doon, ang mga karanasan hindi ko malilimutan noong ang church na inipahan po namin is garahe. At dahil po wala akong matulugan, doon ako natutulog sa nakatambak na palay. At doon ko po naranasan na nagigising ako kasi kinakagat po ng daga yung aking paa o kaya po yung aking braso. Hindi pwedeng hindi pagpatuloy ang pagkatawag niya sa akin. Ang Diyos, anumang bagay, hindi niya ako pinapagkulang. Ang Diyos ay naging sapat sa akin. Napakahirap maging anak ng pastor talaga. Yung expectation sa amin ng mga tao, lalo na ng miyembro, para sa akin bilang isang anak ng pastor. Kasi kailangan naming sundan, kailangan naming gawin kung ano kanilang sinasabi. Bilang bata, lalo teenager, meron kaming mga gusto gawin sa buhay namin. Pero hindi namin pwedeng gawin. Gawa ng tinitingnan ng mga tao yung klase ng pamumuhay namin. Lagi kaming kailangan may patunayan bilang anak ng pastor. Sa madalit salita, dapat kami ay modelo. Hindi dapat kami makakitaan ng mga maling gawain. Ang kaaway ay naging mahigpit yung kanyang pagsubok sa akin kasi may nagsabi sa akin na pag ako'y umaalis at pumunta ako sa aking destino, ako daw ay nagwawalis sa bakuran ng may bakuran, pero yung aking bakuran ay napakarumi. Sabi ganon. At alam niyo po, ang hindi ko pa malilimutan na isang mahirap na bagay nangyari sa buhay ko na ako'y nagpastor dahil sa panglalait at pag-uusig nila sa akin, nakunan po ako. Namatayan po ako ng isang anak. May mga salitang nabanggit sa akin ng mama ko na hindi ko matanggap. At yun yung pinagsimulan ng nagkaroon ako sa puso ko ng bakit ko gagawin to? Bata lang ako. Tapos inisip ko na sinabi niya na wala akong nagagawa, wala akong natutulong. Hindi ba niya alam na
ang hirap mag-alaga ng kapatid. Na iniiwan niya sa akin kasi ma-attend siya ng seminar. May mga time na may mga tao na kumakatok sa bahay namin. Gusto kong molest siya eh. Habang lumalaki kami, tumatanim sa isip ko na yung kuya ko sinasaktan, tapos kaming mga babae, gustong pakialaman. Ang hirap, hindi namin pinalam sa magulang namin ito ang nangyayari. Kaya malaki yung sinasakripisyo ng mga pastor dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon at sa ibang tao, yung mga anak naman nila, hindi nila nahiingatan at napaprotektan. Pero salamat sa Lord kasi hindi yun ang hindi kami napapaangap. Naging dahilan siya para mas maging matibay ako. Naging dahilan siya para mas maunawaan ko kung ano yung sakripisyo ng isang pagiging anak ng pastor. At nakita ko yung ano sakripisyo ng isang pastor. Ang pag-iingat ng Diyos o ang kanyang divine protection na sa aming magkakapatid. Simula sa panganay hanggang sa bunso. Kasi alam namin at ramdam namin yung panalangin ng aming mga magulang kahit gaano sila kalayo sa amin at kahit malayo kami sa kanila. Wala po akong pinagsisihan ng bigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Hindi po ako pinapagkulang ng Diyos. Hindi rin po ako nasaktan. Maraming beses na ako'y nagkasakit ng sakit na ikamamatay. Nagkaroon ako ng cancer sa ngingid. Nagkaroon ako ng leukemia. Inatake ako sa sakit sa puso. Ako ay nagkaroon ng dengue. Pero sa lahat ng iyon, iniligtas ng Diyos ang buhay ko. At hanggang sa ngayon po, ako'y nabubuhay na mayroong malaking pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Habang lumalaki ka na, habang nagkakaroon ka na ng sarili mong pananaw, ng sarili mong isipan na ganito pala ang buhay ng isang pagiging anak ng pastor. Nakikita mo na na dahil pastor ang mga magulang ko, eto ngayon ang narating ko, eto na ngayon yung meron ako, eto na ngayon ang meron kami. Masarap maging anak ng isang pastor. Tinatamo namin kung ano yung itinatanim ng aming mga magulang. Hindi yung mga magulang namin ang lubos na nakikinabang. Yung pribilehiyong yun, lahat yun ay na-absorb ng mga anak. Para sa aking mga kapwa-pastor, sa aking mga manggagawa sa Panginoon, huwag po tayong uhurong, huwag tayong bibitaw, huwag tayong hihiwalay. Ang katungkulan natin na mga tinawag ng Panginoon ay sumunod at lahat ng ating gawa sa Diyos ay mayroong katangpatang reward pag-uwi natin sa Kanya. Salamat. Pero isa lang ang maliwanag, ibinless ng Lord ang mama ko sa kanyang paglilingkod dahil sa pangako ng Diyos sa bawat saling lahi. Nais kong i-encourage yung mga ibang anak ng mga pastor na katulad ko na hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, na naranas tayo ng masaya sa buhay natin. Hindi rin naman laging masakit yung ating pagdadaanan. Kasi kung wala yung mga bagay na yun, walang makakapagpatibay sa atin. Sa mga pastor naman na katulad ng mga mama ko, pagpasensyahan nyo na po kami. Kasi may mga instances na yung mga gusto na namin gawin, hindi namin magawa kasi kailangan namin sumunod. Maraming pressure sa amin bilang mga anak. At alam din naman namin po na ganun din po kayo. Sana po ay hindi kayo mawalan ng pag-asa. Alam namin na hindi ngayon nyo pa po makikita yung bunga ng inyong paghihirap, kundi tadulo. At magpapasalamat din sila yung mga anak po ninyo na sila ay naging isang anak ng pastor. Maraming pong salamat. Maraming salamat sa mga magulang ko na naglingkod na ngayon ay kami ay yung tumatamasa ng pangako ng Diyos sa kanila. Ako si Mary Grace Luceño Tolentino, anak ng pastor. Ako po si Milagros Ramos Luceño, isang pastor. Sa Diyos ang lahat ng papuri.